Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon at Ama ko na iniibig ko ng higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo at nagtitika naman akong mangungumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa akin. Amen. Pambungad na panalangin sa lahat ng araw. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kaming makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagpakilala ni Kristo, nang sa gayon ay matamo ang buhay na walang hanggan. Sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala, loobin mo na ang lahat naming gawain, tiisin, panalangin, ay maging bayad ng aming mga kasalanan at maging parangal kay San Juan Bautista upang makamit ang hinihiling sa pagsasyam na ito. Sa aming pagninilay ng buhay ni San Juan Bautista, ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Ang unang araw ng nobena, ang pagbabalita ng anghel tungkol kay Juan Bautista. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ginaganap ni Zacarias ang kanyang tungkulin sa dambana sa dalangina ng Panginoon nang magpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nagulat si Zacarias at inalihan ng malaking takot. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang iyong panalangin. Ipanganganak sa iyo ng asawa mong si Isabel ang isang anak na lalaki na tatawagin mong Juan. Siya ay ikagagalak at ikatutuwa ng marami at ang magsasaya sa pagkapanganak sa kanya, sapagkat siya ay magiging dakila sa mata ng Panginoon. Mapupuspos siya ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina at marami sa mga anak ng Israel ang magpagbabalik loobin sa Panginoong Diyos nila upang ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga mapagsalangsang naman sa karunungan ng mga matuwid bilang paghanda sa Panginoon ng bayang ganap." Ang aral. Bago pa isilang si Juan Bautista, ipinahayag na ng anghel ang kanyang layunin sa buhay na ito na siya ay magiging dakila sapagkat mapupuspos ng Espiritu Santo bago pa ipanganak, pagbabalik loobin ang mga makasalanan at ihanda sa Panginoon ang isang bayang banal. Ang lahat ng ito ay natupad ni Juan Bautista. Tulad niya, tayong lahat ay may layunin sa buhay na ito, kilalanin, mahalin, paglingkuran ng Diyos at tamuhin siya sa kabilang buhay. Ito kaya ang ating sinusunod, isinasagawa at minimithi? Baka tayo ay nalilihis ng landasin at iba ang ating hinahangad. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos na aming Ama, hinirang mo si Juan Bautista upang ibalita ang kaharian ni Kristo sa lahat ng tao. Buong galak naming hinihiling sa iyo, akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kahit na sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, hinirang mo si Juan Bautista upang ihandang daraanan ng iyong anak. Pagkalooban mo kami ng matibay na pananampalataya upang makilala si Kristo
at ipaibig siya sa ibang mga tao, manalangin tayo sa Panginoon. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kinasihan mo ng tanging liwanag si Juan Bautista upang makilala siya bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan namin ay makilala sana ng iba ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapa. Tinawag mo si Juan Bautista bilang martir ng matrimonyo at kalinisan ng buhay. Loobin mong kami ay maging mga saksi ng katotohanan ng buhay ng mag-anak. Niling namin ito sa pangalan ni Hesukristo, ang aming Panginoon. Amen. Dalit kay San Juan Bautista ang ating itutugon. Sakdalang kang matibay, huwang kabanal-banalan. Sakdalang kang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sakdalang kang matibay, huwang kabanal-banalan. Pinili ka at hinirang ng Mesiyas na marangal. Prekursor nga niyang tunay, tagapaghanda ng daraanan. At sa iyong karapatan, ikaw ang inaasahan. Takdalan ka ng matibay, huwag kabanal-banalan. Di mo pa nababanaagan kaliwanagan ng araw. Ang kaluluwa mong mahal ng grasya'y sinilangan. Kaya ang pag-asa'y tunay sa iyong pamamagitan. Takdalan ng matibay, huwag kabanal-banalan. Si Mariyang inang tunay ng Diyos sa kalangitan. Mabuting balita'y tangan siyang dumalaw na banal. Ang iyong ang karapatan, sukat naming maasahan. Takdalan ngang matibay, Juan kabanal-banalan. Sa bundok ay lumigpit, kinusa ang pagtitiis. Mundo'y iniwanang tikis, tumalikod sa panganib. Dapat ka nga naming sundan sa halimbawa mong banal. Takdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banala. At ang iyong katungkulan, prekursor na inilaan ng Mesiyas na mahal, tunay mong naganapan ang iyong pamamagitan, dalangin nami pakinggan. Takdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banala. Nang iyon nangang makita ang Mesiyas ay pagdaka, agad na ipinakilala sa mga taong lahat na, ikaw nga ang inaasahan, ituro ang berbong mahal. Takdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. At iyon namang sinuway si Herodes, Haring Hunghang. Sa masamang kasalanan, piniit ka't pinahirapan. Marungis karumal-dumal sa karsel na mapanglaw. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Herodes na malupit, pinutol ang iyong leeg. Sa di na niya matiis, pangangaral mong mabait. Buhay mo'y inialay sa altar ng kabanalan. Takdalan ka ngang matibay, Juan kabanal-banalan. Sinta naming San Juan, hingin sa berbong mahal. Ikaw ay aming sundan sa halimbawa mong banal. Iyo kaming ipatnubay doon sa langit na buhay. Takdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banal. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Takdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banal. Mga pagluhog kay San Juan Bautista. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan. San Juan Bautista, mula sa sinapupunan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at mahal ka niya. Nang kami isilang, ang bawat isa ay may pangalang bigay ng magulang. Ngunit ang totoo, bago kami isilang, mayroon na kaming pangalan, yung itinatawag sa amin ng Diyos. Ang tawag niyang iyon ay walang simula at magpasawalang hanggan. Iba-iba ang mga pangalan ng mga tao. Subalit, anak lamang ang tawag ng Diyos sa lahat.
mahal ng Diyos ang bawat isa. San Juan Bautista, panalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ang pangalan mo ibigay ng Diyos bago ka pa ipaglihi ng iyong inang si Santa Elizabeth. Juan din ang tawag namin sa iyo. Ang pangalan mo ay naghahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay na maganda ang loob ng Diyos. Laging nagmamagandang loob ang ating Diyos. Ang ibig na makapangyariang Diyos para sa mga tao ay buhay, hindi kamatayan. Ang ibig ng mahabaging Diyos ay kaligtasan ng mga makasalanan, hindi kaparusahan. Ang ibig ng maawaing Diyos ay masaganang pagpapala para sa lahat. Juan Bautista, panalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, uliran ang pananalig sa Diyos. Nagniningning sa iyong buhay ang katapatan sa Diyos hanggang kamatayan. Pinunod mo ang kanyang utos, ipinaghanda mo si Kristo ng kanyang mga daraanan. Kami naway laging makinig at maniwala at sumunod kay Kristong Panginoon. Patnubayan nawa kami ng mga pari sa Kristiyanong pamumuhay. Mailarawan nawa ng mga magulang ang kabutihan at kabaitang dapat taglayin ng mga anak. Ang mga organisasyon ng simbahan ay umunlad nawa sa pananampalataya at mabubuting gawa. Ang mga pinuno ng sambayanan ng Quiapo naway pakumbabang gumawa ng daan tungo sa kapayapaan. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw, Ama naming mapagmahal, isinugo mo si Juan Bautista upang ihanda sa Panginoong Hesukristo ang isang bayang banal. Pagkaloob mo sa iyong bayan ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay. Sa aming bayan, lipunan at angkan, ay maghari sanang lagi ang diwa ng mga pangangaral at alimbawa ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo po tayo at dadasalin natin ang orasyon. Nagbalita ang Anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Manalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus,
ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparang noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparang noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparang noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Panalangin sa paghahanda sa dakilang kapistahan ni San Juan Bautista. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na San Juan Bautista, tinawag ka na ng Diyos sa sinapupunan pa ng iyong ina. At doon pa lamang ay binigkas na niya ang iyong pangalan. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan nang isugo kanya upang ihanda ang daan para sa pagdating ng Mesiyas. Bunga ng aking tinanggap na binyag, may tungkulin din akong ipahayag ang pag-ibig ng Panginoon sa sangkatauhan. Sa pamamagitan mo, pagpalain nawa ako ng Diyos upang matularan kita sa katapatan, sa tungkulin at kababaang loob, sa pagpapalaganap ng katarungan at pagtitiwala sa kanyang habag. Tulungan mo akong akayin ang aking kapwa, lalo na ang mga naliligaw ng landas, na makita ang liwanag, magsisi sa kanilang kasalanan at talikuran ang lahat ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Maunawaan nawa ng lahat ng tao na bukod sa kalinisan ng katawan, mahalaga ang kadalisayan ng puso upang maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muli.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa unang araw ng ating Nobina Misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ng Misa ay si Reverendo Padre Jason Laguerta, Paris Priest ng Santa Maria Gorete Paris, Paco, Manila. Magsitayo na po ang lahat. Ang dakilang si San Juan, sugo na po ay mapan, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang unay, para kay Kristo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sinisimulan natin sa hapong ito ang Misa Nobenaryo, ang unang araw ng ating Nobenaryo para sa paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na patron, San Juan Bautista. Ang kanyang pagsilang nawa ay maging dahilan din at maging okasyon ng ating pagmuling pagsilang sa pananampalataya, bunga na rin ng binyag na ipinataw at binigay sa atin. Alalahanin natin ang ating mga pagkukulang sa marami nating kasalanan. Hinihikaya tayo ni San Juan Bautista na magtika, magbalik loob, talikuran ang kasalanan. Panginoong Jesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang Kordero nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan. Marating nawang walang hadlang ang kanyang pinangaral na Panginoon naming Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, umalis si Elias mula sa bundok at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, sinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay, iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Sumagot naman si Elias, "Sige, umalis ka muna." Umuwi nga si Elias, nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Pinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. So, aking kapalaran.
inupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Tapili niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malaga. Tabalon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Magsitayo na po ang lahat. Salita mo akitin ang puso ko at lobin nang ikaw ay aking sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig pa ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang sisira ng iyong pinanumpaang pangako, pagkos ay tukdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong sumumpa kung mga nangangako kayo, huwag ninyong sabihin saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tinutungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo, hindi mo mapapaputi o mapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan muna natin ang mahal na poong Nazareno sa ating banal na misa. Dadako muna tayo sa kanyang pinsan. Kay Juan Bautista bilang paghahanda natin sa kanyang kapistahan ng pagsilang. Nais ko pong balangkasin at pag-usapan, pagnilayan natin ang kaugnayan ng mahal na poong Nazareno at ni Juan Bautista na patron ng ating parokya. Ang tema pong pagninilayan natin sa nobenaryo, sama-samang naglalakbay sa patnubay ni Juan Bautista. Sama-samang naglalakbay sa patnubay ni Juan Bautista. Ulitin nga natin yon kung narinig natin. Sama-samang naglalakbay sa patnubay ni Juan Bautista. Bilang parokya, bilang isang pamayanan, tayo ay sama-samang naglalakbay at patuloy na maglalakbay, pero papatnubayan tayo ni Juan Bautista. Tatlong bagay ang pwede nating tingnan kung paano tayo papatnubayan ni Juan Bautista. Una, yung pagdalaw ng poong Nazareno, ni Jesus Nazareno, sa kanya nung sila'y bata pa. Kailan sila unang nagkita? Nung sila'y nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang mga ina. Nang si Maria ay dinalaw ng anghel at nalaman niya na nagdadalang tao rin ang kanyang pinsang Elizabeth, anong ginawa ni Maria? Dali-daling naglakbay papunta ng tahanan ni Elizabeth. At nung nagtagpo ang dalawang nagdadalang tao, ang mga sanggol sa kanilang sinapupunan ay naggagagalaw sa tuwa. Lalo na si Juan Bautista. Kagalakan. Yan ang unang tagpuan ng poong Nazareno, ni Jesus Nazareno at ni Juan Bautista. Ano yung katangian ng tagpuang ito? Kagalakan. Ito yung unang pwedeng ipagkaloob na patnubay sa atin ni Juan Bautista. Kagalakan sa Jesus Nazareno. Ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang ating paglalakbay bilang pamayanan ay dapat nababalot at napapaligiran ng kagalakan. Sa paglalakbay natin, hindi dapat mawala ang galak na naramdaman ni Juan sa pagdalaw ni Jesus Nazareno sa kanya. At ito yung hamon sa atin sa paglalakbay natin sa buhay. Huwag mawala ang kagalakan. Pakitingnan katabi natin. Natutulog na ba? Pakitanong ang katabi natin, masaya ka ba ngayon? Nung nabubuhay pa ho ang nanay ko, ay ang death anniversary niya po ay June 30, ngayong darating na June. Alam ko kung kailan malungkot ang nanay ko, kabisado ko siya, at kabisado ko din kung kailan siya masaya. Kapag nakikita ko yung nanay ko, pag dinadalaw ko na malungkot, tatanungin ko siya, Uma, bakit? Parang ang lungkot-lungkot ng mukha mo. Ba't parang haba-haba ng baba mo? At bakit parang may kalungkutan ka? Ang gagawin ko po, para mawala ang kalungkutan ng nanay ko, bubunot na ako sa wallet ko ng 1,000. Alam ko yung magpapasaya sa nanay ko. Bigyan mo ang pera. Pakitanong ang katabi mo, may pera ka ba dyan? Kagalakan. At yun ang kulang sa marami sa atin sa ating paglalakbay. Kapag ka walang pera, malungkot. Pero alam mo, kapag ka makapalang wallet, masaya.
Meron po akong nakausap na doktor nung isang araw at ang sabi niya, Father, nalulungkot po ako talaga. Sabi ko, Dok, bakit ka nalulungkot eh? Maayos naman ang kalagayan mo sa buhay. Ang sabi niya ay, kasi Father, suspendido ako ngayon sa lisensya ko sa pagiging doktor. At hindi ako makapag-practice. Mayaman po siya. Marami siyang pera. Pero hindi siya makapag-doktor. At nawala ang sigla niya sa araw-araw. Maraming mga tao ngayon, nawala na ang kagalakan sa puso, nawala na ang sigla sa mata, nawala na ang saya sa ating mukha. Kung gusto nating patnubayan tayo ni Juan sa paglalakbay na ito, hindi dapat mawala ang saya. At sino ang makapagbibigay ng kagalakang yan? Si Jesus Nazareno. Ang patnubay ni Juan sa atin ngayon ay, find your joy in Jesus. Hanapin mo ang kagalakan, hindi lang sa pera, sa trabaho, sa iyong mga paglalakbay kung saan-saan. Ang kagalakan ng puso ay galing kay Jesus Nazareno. Kaya pwede nating sabihin sa araw na ito, Juan Bautista, patalunin mo rin ang aming puso sa kagalakan. John the Baptist is the patron saint of joy. And it is Jesus who gave him that joy. Imagine po ninyo yun, nasa sinapupunan ng nanay niya, nagtatatalo na si Juan Bautista. That's the first quality of John the Baptist. Not yet the voice in the wilderness, but the joyful child in the womb of his mother. Joy, kagalakan. Sa patnubay ni Juan Bautista, magagalak tayo. Sa ating pagtagpo kay Poong Jesus Nazareno, magagalak tayo. Kaya kayong lahat po na narito ngayon sa dambana ng Poong Nazareno, si Jesus Nazareno, papasayahin kayo. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, pasasayahin ka ni Jesus Nazareno. Paiindakin ka ni Jesus Nazareno. Papatalunin ka sa araw na ito ni Jesus Nazareno. Pag uwi ninyo, patatalunin kayo. Huwag kayong tatalon sa jeep. Patatalunin ang inyong puso ni Jesus Nazareno. Pangalawa, anong patnubay ang binibigay sa atin ni Juan Bautista? Pangalawang pagtatagpo ni Jesus Nazareno at Juan. Kailan sila nagtagpo ulit? Matagal. Pagkatapos na sila'y nagtagpo nung sila'y nasa sinapupunan, nagtagpo ulit sila nung nakita ni Juan si Jesus Nazareno na dumadaan. At ang sabi ni Juan sa kanyang mga alagad, naririyan ang kordero ng Diyos. Behold the Lamb of God. Ang patnubay ni Juan Bautista sa atin, tinuturo niya sa ating sa paglalakbay, kapag ka nagsisimba kayo at tinitingnan ninyo ang tinapay, sasabihin sa inyo ni Juan Bautista, naririto ang kordero ng Diyos. Pag nagsisimba kayo, ang mga salita ni Juan Bautista ang inyong bibigkasin. Behold the Lamb of God. Kaya sa araw na ito sa ating pagmimisa, alalahanin natin si Juan Bautista sapagkat siyang nagpakilala sa atin kay Jesus Nazareno, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang nagpapakita ng habag sa mga taong nangangailangan. Pag nakaluhod tayo sa misa at tinataas ng pari ang kalis at ang ostya, kaninong salita ang binibigkas natin? Kay Juan Bautista. Sasabihin ng pari, narito ang kordero
At anong inyong isasagot? Anong isasagot ng sambayanan? Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa patnubay ni Juan Bautista, ituturo niya tayo sa kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan, na magpapagaling sa karamdaman. Amen? Si Juan Bautista, ibibigay sa atin ang pinanggagalingan ng kagalakan. Si Juan Bautista, ibibigay sa atin ang korderong magbibigay ng kaligtasan. Panghuling tagpo nung magpinsan, nung si Jesus ay bibinyagan na ni Juan. Lumapit si Jesus sa kaniya at ang sabi kay Juan, "Pinsan, binyagan mo ako." Ano ang sabi ni Juan kay Jesus Nazareno? "Pinsan, insan, wag, jahi naman. Ikaw ang aking Panginoon, tapos bibinyagan kita, wag. Hindi ako karapat-dapat." Ngunit anong sabi ni Jesus kay Juan? "Hayaan mo na, insan, tuloy na natin. Ituloy natin at pareho nating sundin ang kalooban ng ating Ama." Si Juan Bautista, ituturo tayo kay Jesus Nazareno para bigyan tayo ng buhay, para bigyan tayo ng kapatawaran, para bigyan tayo ng pag-asa. Sa binyag ni Juan, pinakilala sa atin ang magiging kaligtasan ng sanlibutan. Maglakbay tayo kasama ni Juan Bautista. Maglakbay tayo ng may kagalakan. Maglakbay tayo na nakikita ang kordero na nagbibigay ng kapatawaran. Maglakbay tayo at pumailalim din tayo sa binyag na nagbibigay sa atin ng panibagong buhay. Si Juan na taga-binyag. Si Juan na nagtuturo ng kordero. Si Juan na nagtuturo ng kagalakan. Siya ang magiging patnubay natin sa paglalakbay sa buhay. Sa araw na ito, pwede po ba bilang pangwakas, nais ko pong tumingin kayo sa bandang kanan ninyo. Tingnan nyo muna si Juan. Ayan, nandyan si Juan Bautista. Sabihin natin kay Juan, "Juan, bigyan mo ako ng saya." Yung galak na naramdaman mo nung binisita ka ni Jesus Nazareno. "Juan, ipakilala mo sa akin ng kordero para tanggapin ko rin siya sa aking puso." At sabihin natin kay Juan, "Juan, binyagan mo rin ako. Sariwain mo rin ang aking binyag para mabigyan ako ulit ng buhay at sigla sa aking paglalakbay." At Juan, ang inyo pong ibabali ngayon sa gitna, mula sa kanan, pupunta tayo sa gitna. "Jesus Nazareno, tinuturo kami ng pinsan mo sa iyo. Ikaw ang dahilan ng kagalakan. Ikaw ang magpapasaya sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw ang magpapatawad sa amin." Jesus na bininyagan ni Juan, "Linisin mo't dalisayin din ang aming buhay para kami maglakbay ulit ng sama-sama." Sa araw na ito, tingnan si Juan upang ituro niya tayo kay Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hingin natin kay Juan Bautista na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating mga puso. Bawat panalangin ating itutugon, "Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo."
Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, taglayin nawa nila ang tapang at sigasig tulad na kan San Juan Bautista na nagsalita laban sa kasalanan at nangaral ukol sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, ingatan nawa nila at gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan dahil ito'y ipinagkatiwala lamang sa kanila ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga mamamayang naghihikahos at nawawalan ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa tulong ng mga taong magmamalasakit at lumimot sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga at nagbabantay sa kanila, makita nawa nila ang mahiwagang kamay ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano maging matiyaga at mapagtiis. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga kabataan, maging masipag nawa sila sa pag-aaral at maging malikhain at ialay ang kanilang tagumpay sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ng aming mga panalangin. Ituloy mong magpatuloy kaming sumunod sa kalooban mo. Ipangaral ka sa lahat ng oras. Inihiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo.
sundayo ko. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista, upang aming mapangatawanan ng aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y naging sanhi, bago pa siya iluwal, siya'y kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga lupo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Sik.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, lalo na si Father Jeff, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Peace be with you. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang itinuro ni Juan Bautistang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o liminister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcements. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration, Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024 Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maraari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang tinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna, sumandal. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tunay ngang tayo'y napakapalad sa araw na ito dahil sinisimulan natin ang mga misa nobenaryo para sa kalangalan ng ating butihing patron na si San Juan. At sa ngalan po ng buong komunidad at kaparean ng Quiapo Church sa pamumuno ng ating Cura Paroko, Reverend Father June C. Sescon, gayon din ang mga katuwang na pari, Father Jonathan, Father Chris, at Father Robert, ay nais naming magpasalamat sa mga taong bumubuo, tumutulong at patuloy na sumusuporta, lalong-lalo na sa ating unang Misa Nobenaryo sa araw na ito. Unang-una, pasalamatan natin ang lahat ng mga mandated ministries and organizations. Palakpakan po natin sila. Gayon din, magpasalamat tayo sa ating mga mass offerer sa araw na ito. St. Peter's Men Society, Apostleship of Prayer, Ministry of Collectors. Palakpakan po natin ang mga mass offerers po natin. Gayon din, maraming salamat po sa ating mga online viewers, sa mga kadiboto at sa inyong lahat na nakisali at nakisalo sa banal na pagdiriwang ng Eucharistia. Palakpakan po natin ang bawat isa. At higit sa lahat, palakpakan din natin ang nanguna sa misa natin sa araw na ito,
si Reverend Father Jason H. Laguerta, Parish Priest, Santa Maria Goretti Parish, Paco, Manila. At napakaganda ng pagninilay na ibinigay sa atin ni Father Jason na sa patnubay ni San Juan Bautista naway sama-sama tayong maglakbay upang hanapin ang ating tunay na kagalakan kay Jesus Nazareno, na sa pamamagitan ni San Juan Bautista sama-sama tayong maglakbay upang makita ang tunay na kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. At yan ay walang iba kung hindi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At higit sa lahat, sa patnubay ng ating patron na si San Juan Bautista, ay sariwain natin ang ating binyag upang tayo'y patuloy na makatupad sa kalooban ng Ama. Muli, Father Jason, maraming maraming salamat po. At ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak kay San Juan at sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Salamat din po kay Father June sa pag-anyaya sa akin na ako po yung buena mano sa Misa Novenario ng ating kapistahan. At narinig ko na magkakaroon kayo ng binyagang bayan. Ay nako, kung ako po sa inyo, dito nyo na napabinyagan ng anak ninyo. Kasi paglaki nila, tatanungin nila, Mama, Papa, saan po ko bininyagan? At sasabihin nyo sa kanya, alam mo anak, special ka. Bininyagan ka sa Quiapo, sa dambana ng Poong Nazareno. Ako, kung ako po sa inyo, kung ako ay magkakaroon ng pagkakataon na magpabinyag ulit, sasama ako sa binyagang bayan na yan. Kaya, okay ba, Father June, yung akin? Yeah. Kaya maganda po na itong dambana ng Poong Nazareno ay maging dambana din ng milyong-milyong binyagan. Kasi po, galing po ako sa Vietnam, pangalawang sermon. Galing po ako sa Vietnam at alam niyo po ba sa Vietnam ay nagkaroon kami ng kumperensya na ang mga Kristiyano doon na Katoliko ay hundreds and hundreds of baptism. Sa pinuntahan ko pong seminaryo, ilan ho ang seminarista nila? 600 plus na seminarista, isang seminaryo. Tinanong ko yung pari nila sa diocese nila, 1,000 mahigit. Sabi ko, saan nang gagaling yung inyong bukasyon? Sabi nila, kasi maraming nagpapabinyag na mga pamilya. Kaya maganda po no, na ang ating dambana, ang pambansang dambana ng Poong Nazareno ay maging dambana din ng maraming binyagan. At nagplano po kami, yung pinuntahan ko pong grupo ay nagpaplano kami para sa 2033, the 2033rd anniversary of the Great Commissioning. Ibig sabihin po, nagtatarget tayo ng mas marami pang mabinyagang mga Kristiyano. Baka sakali, Father June, ano? Naisip ko lang pong bigla, baka ang dambana ng Poong Nazareno ang pwede, ang maaaring pwedeng pagdalhan ng napakaraming mga pwedeng binyagan. Kaya ito pong binyagang bayan na to, tingin ko, kunin po natin ang pagkakataon saan mang dapo ng daigdig. Kung galing kayo sa Dubai o sa Africa, umuwi kayo, pabinyagan nyo rito ang inyong mga supling. Gawin natin ang dambana, ang dambanang ito ng Poong Nazareno na maging dambana ng binyag ni Juan Bautista. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At naway pagpalain kayo at ng inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating unang nobenaryo sa patnubay ni Juan Bautista, maglakbay tayo kasama ng Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.